mojim sem, pa na pagaj po rade in se mojči, to je strada. At ngayon, pakinggan po natin ang mensahe ni Senator Chinkoy Estrada, sir. Lalo na dito sa lungsod ng Tipolo. At ako po ito ang tuwa sapagkat dito sa Tipolo, hindi lamang sa Tipolo, kundi sa buong lalawigan ng Rizal ay buong-buo at solido-solido ang inyong suporta sa tambalang Bongbong Marcos at Inday Sara Duterte. At ako naman, doble na na aking kagalakan sapagkat ako'y napabilang bilang miyembro ng senatorial slate ng tambalang Bongbong Marcos at Inday Sara Duterte. Mga kaibigan, alam niyo ang bayan ang lalawigan ng Rizal, ang lalo-lalo na po ang pamilya ng Maynares at ang pamilya ng Estrada ay talagang napakalapit. Kumbaga, family friend po namin ng mga Maynares at kung natatanda ninyo, nung governor po si Govito at presidente po yung aking ama, ay talaga na magkalapit silang magkaibigan. Mga kaibigan, kung napapansin ninyo, si ang ating susunod na magiging presidente, Bongbong Marcos, susunod na ating magiging vice-presidente si Inday Sara at ang inyong lingkod ay galing po sa lokal na pamahalaan. Si Bongbong ay nagsilbi bilang gobernador ng lalawigan ng Ilocos Norte at si Inday Sara naman ay kasalukuyang mayor ng Davao at ang inyong lingkod naman ay naging mayor po ng bayan ng San Juan. Kaya galing po kami sa lokal na pamahalaan at alam po namin ang mga problema ng lokal na pamahalaan ng dito sa ating bansa. Kaya kung sakasakali ay palarin kami sa darating eleksyon, lahat po ng ating mga local government units ay aming tutulungan sapagkat naintindihan po namin ang problema ng bawat mga lokal. At kung natatanda ninyo, kung napapansin ninyo, Bongbong Marcos, Inday Sara, at inyong lingkod ay mga kapwa-anak ng mga presidente. Kaya siguro, ito na siguro pagkakataon po pagpasalamatan ang lahat ng mga Marcos loyalists, mga Duterte loyalists, at mga Estrada loyalists. Nagsanip pwersa na po lahat ang mga malalaking pamilya sa politika para suportahan ang tambalang Bongbong Marcos at Inday Sara Duterte. Naniniwala dito sa tambalang ito ay sila lang ang pwede magkaisa sa ating bansa tubo sa pag-unlad ng ating bansa. Kaya mga kaibigan, bago po makalimutan, nakalimutan ko po magbigay pugay sa inyong dating mayor ng bayan ng lungsod ng Tipolo, wala ba kundi si Mayor Junjun Hilares at ang kasalubuyang mayor ng lungsod ng Tipolo, wala iba kundi si Mayora Andrea Andeng Bautista Hilares. Alam niyo naman, yung kapatid dito ay best friend na best friend ko. Tagal ko kami nagkasama. Hindi lamang sa larangan ng pelikula, hindi lamang sa larangan ng politika, kundi alam niyo na kung bakit. Kaibigan, alam nyo, noong 2010, noong pangalawang beses kami tumakbo bilang senador, number one ako nito sa lalawigan ng Rizal. Number 17 na lang ako rito. Anong nangyari?
alinya nila yung 7. Pili na ulit number 1 dito sa Rizal. Manalo si Bongbo, manalo si Daisara, manalo ako, ako mismo ang unang manguna at aprubahan lahat ang manguna para suportahan ang lahat ng mga layunin, mga proyekto, mga programa at yung magiging pangulo. Marami pong salamat, Senator Jinggoy Estrada. At ngayon naman, pakinggan po natin ang mensahe ng ating spokesperson at magiging Senator Harry Roque. Mabuhay po ang aking siyudad ng Antipolo. Dito po sa Antipolo, narinito po ang pinakamagagandang kababaihan ng Rizal. Binabati ko po muna po ang pinakamagandang mayor sa kanilang lahat, Mayor Andrea Inares. Binabati ko po ang aking matalik na kaibigan, Dr. June Inares. At ang napakalapit na kaibigan ng aming pamilya, Vice Governor Reynaldo San Juan. At siyempre ang aking kapatid, ang magbabalik Senado, Senator Jinggoy Estrada. Ewan ko po kayo ang desisyon ninyo, pero ako po nagdesisyon, panahon na ng pagkakaisa, Bongbong Marcos, President, Inday Sara, Vice President. Mga kabayan dito sa Antipolo, tayo po ngayon ay narito sa Antipolo na nagdadala ng napakadaming regalo nung tayo po ay pinadala ninyo sa Kongreso ng 2016. Nandyan po ang libreng gamot at libreng pagamot, universal healthcare, meron na tayong libreng bakuna at salamat Antipolo, napakataas ng mga nagpapakuna sa Antipolo. Mabuhay ang Antipolo! Meron na rin po tayong libreng COVID packages at libreng PCR tests. Nagdala rin po tayo ng pagkalian sa mga nagugutom na kabataan, libreng irigasyon at libreng wifi. Pero hindi pa po tapos ang ating misyon. Kinakailangan mapatupad ng tama ang universal healthcare. Ang banta ngayon, korupsyon sa PhilHealth. Babantayan po natin sa Senado ang PhilHealth. Sisiguraduhin natin ang mga baboy at buwaya sa PhilHealth hindi tatabak dahil sa kaban ng bayan. Sisiguraduhin po natin ang napakalaking pondo na kalaan sa universal healthcare mapupunta sa sambayan ng Pilipino. Sisiguraduhin po natin sa Senado na sa loob ng 7 taon, matitigil na po ang kagutuman sa Pilipinas, lahat magkakaroon ng pagkain. At sisiguraduhin po natin na sa loob ng 7 taon, lahat ng Pilipino merong malinis at sapat na inumin manggagaling po sa Rizal. Pero ang importante po, patuloy po tayo ng ating ingat buhay. At yan ang pong dahilan kung bakit meron tayong universal healthcare. Pero, gaya ng aking sinabi minsan, nung ako'y nagalit sa ilang mga kasama ko sa IATF, hindi naman po pwede na nabubuhay sa COVID-19, mamamatay naman sa kuto. Matagal pa po itong pandemya nito, at habang naririyan ang pandemya, dapat tayo matutong mabuhay sa gitna ng COVID-19, pero tuloy po ang hanap buhay. Yan ang pangako ni Harry Roque. Ingat buhay para sa ating hanap buhay. Yan pong ating panawagan dahil naniwala po ako. Walang Pilipinong tamad, walang taga-Rizal na tamad. At uulitin ko po, importante ang pagkakaisa. Bongbong Sara! Bongbong Sara! Bongbong Sara! Mabuhay po ang Antipolo! Mabuhay po ang Rizal! Mabuhay po ang Presidente Rodrigo!
Rodrigo Roa Duterte. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat, Senator Harry Roque.